kwento na naman ako sa inyo, Tol. Ano? Ano yan, Tol? Boy. Kwento na nga niyan, Tol. Doon, nung nakaraan, naglaban yung ano, Japan, Philippines. Ngayon, Tol, magkakasama na sila. Tapos ngayon, Tol, napadpad sila sa kuweba. Bakit? Sabi nung hari, Tol, yung kuweba niyan, pag pinasok mo at makalabas ka, may 20 million na kumibigay. Malaki yun, boy! 20 million! Malaki yun, boy! Puta kaya, saan makakapulot ang 20 million? Makakita ako sa sakyan, makakabili ka na. Eduok, boy! Eduok! Eduok yun! Magkakampi na sila! Sabi nung hari, kahit magkampi-kampi kayo, pag makalabas kayo dyan, kahit isa sa inyo, may 20 million. Ibig sabihin, siyempre, si Japan, tsaka si Philippines. Si Philippines. Pagka nakalabas sila pare-pareha, may 20 million. Magandang ano yun, boy! Magandang... Oo. Combination yung boy. Alam mo ba sila pinapapasok sa kuweba? Bakit? May bata doon na gusto ipaligtas ng pare. Sino yun? Hindi, Tol. May bata lang na gusto ipaligtas. Kaya alam mo yung kuweba na yun, magaling, unong magaling, elemento. Magaling, magaling, magaling. Elemento na? Elemento, may limaw, gusto ganyan, madami. Magaling, magaling. O ngayon, eto, in Japan. Sabi in Japan. Papasok ko dyan, ilalabas yung bata. Si, oh, ano, si Japanese. Sinabi niya yun, boy. Tol, punta si Japanese, may dalang samurai. May dalang samurai. Ako, buhuhin yun. Mayroon sa Espanyo. Espada. Sabi mong samurai. Sabi ng Japanese. Oh. Pasok dyan, dalawang samurai. Pagpasok ngayon ng hapon, biglang may ano, may nagsalita sa loob ng kuweba. Biglang may nagsalita sa loob ng kuweba. Oo. Oh. Ayaw mo sabi. Ano sabi? Kukunin kita. Bibilungin kita. Tang ina, boy. Ganun kagaling mo. Sabi nung ano, ha? Nung nagsandasok kayo. Oo. Oh, siyempre, sa loob ng kuweba. Sa loob ng kuweba. Putang ina, pag gano'n ng klase, nakita yung bata. Anong ginagawa yung bata? Nangungulangot! Gago! What's up, guys? It's your boy, WooTV. Back again with another video. And for this video, bibigyan ko kayo ng 5 tips. 5 tips on how to move on with your ex. Game na ba kayo? Patatagalin pa. Let's go! First tip. Para sa unang tip. Maghintay ka.
Ba't ko sinabing maghintay ka? Kasi kahit anong pilit mo, nakalimutan siya. Eh, hindi naman mabilis yun. Kasi, kaka-break nyo lang at sobrang tagal nyo, alam mo sa sarili nyo, alam niya rin sa sarili niya na mahal niyo pa ang isa-isa. Hindi naman porket nag-break kayo, eh, hindi niyo na mahal ang isa-isa. Wala naman nag-break na one day lang. Ay, hindi niyo na mahal yan. Break kami. Wala, tama ako. So, yun. Huwag mo ipilit. Kasi, the more na mahal mo pa yung isang tao, the more na hindi mo makakalimutan. Kaya kailangan mo magantay, heal mo yung sarili mo. Mag-busy ka sa mga bagay na dati na hindi mo nagagawa. So yun, tip number one. So, eto naman, tip number two. Huwag mong patayin yung sarili mo sa lungkot. Oo, sa muna malungkot. 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, 1 month, 2 months, 3 months. Pero, marirealize mo, parang sa sarili mo, parang paulit-ulit ka nang umiyak. Naalala mo yung mga bagay na nagsamaan mo. Ako sa'yo, try mo lumabas. Bigyan mong kalayaan yung sarili mo muna. Give a break. Kumbaga, bumistressin yung sarili mo. May paggalubilo ka sa mga kaibigan mo. Nandyan naman lagi yung mga kaibigan mo. Especially yung magulang mo. Nandyan yan lagi para tumulong sa'yo. Ayun, tip number 2. Tip number 3. Huwag kang mayang magkwento sa magulang mo. Huwag kang mayang magkwento sa kaibigan mo. Sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Kasi sila lang yung nakakaintindi sa'yo. Sila lang yung nakakaintindi sa mga nangyari sa buhay mo. And mabibigyan ka nilang some advice na may a-apply mo sa sarili mo. And nagagawin mo rin, balang araw, kapag natanggap mo na yung bagay na wala na talaga. And then, naranasan mo yan eh. Humingi ako sa isang tao na best friend or basta malapit sa akin. Sabi niya, okay lang yan. Kasalanan mo, okay lang yan. Importante, ginawa mo yung part mo. Nag-try kang maipagbalikan, nag-attend ka ulit na nag-away siya, kung paano siya kunin, gano'n. Yung mga bagay na yan na pag nagawa mo na, at wala pa rin, and then, stop ka na, kumaya niya na. Kasi nasira mo na yung paano niya. Tiwalay, hindi naman agad mo ibabalik yan. Sabi nga nila is madaling magpatawad pero mahirap magtiwala. Tip number 4. Hindi mo siya makakalimutan. Kung hindi ka makakamupo, kung hindi mo pagbibigyan yung puso mo ulit na magmahal. Hindi ko naman sinabi magmahal ka agad. Ito ba kasi nasabi ko dito? Mahalin mo muna yung sarili mo bago ka magmahal ng iba. Kasi, kapag pumasok ka sa isang relasyon at alam mo sa sarili mo, mahal mo pa yung ex mo, or hindi mo pa nakikita yung sarili mo, tapos napasok ka ulit sa isang relasyon, at baka magkasakitan ng ano. Marami kang maisumbat sa kanya na, si ano, hindi naman ganyan. Yung ex ko hindi naman ganyan. Ba't ganyan ka? Siyempre sa part ng lalaki o babae na bakit yung ex mo pa rin hinahanap? Mahal mo pa rin ba ex mo? Yun. Kung may compare, kasi yun nga, sinasabi ko dito, love yourself first. Kasi kung hindi mo kayang mahalin yung sarili mo, eh hindi ka karapat dapat magmahal ng iba. Kasi yung sarili mo nga, hindi mo mahal, magmamahal ka pa ng iba. So, sinasabi ko dito, heal muna. Mag-heal ka muna ng sarili mo bago ka pumasok sa relasyon mo. Tip number 5, move on. Move on, acceptance is the key. Hindi mo na may babalik yun kung wala na talaga kayo. Wala ng pag-asa. Yun na yun. Marami kapag taong makikilala. Hindi lang siya. And kung sa maling tao na gawa mong sumaya,
nagawa mong sobrang malin. Ano pa kaya sa tamang taong katadhana sa'yo? So, yun lang. Life tips. Go. Move on na tayo, guys. Yun lang. 20 na. Marami ka pang taong makikilala. Yun lang. Yung mga oras tayo sa buhay na bigla na lang tayong malungkot. Yung taong sasamahan ka sa pangarap mo sa buhay.